Mula mayaman hanggang pobre, pwede ka bang mag-apply ng welfare habang nagmamaneho ng Mercedes-Benz? Masama talaga ang ekonomiya ngayon. Habang paangat na ito kumpara sa mga nakaraang taon, marami pa rin naghihirap sa Estados Unidos. Para sa mga apektado, unti-unti naglaho ang pag-asa. Pero para sa ibang tao, gaya ni Diane Kuna, mas mabilis sa mga pangyayari. Nakakaloka ang 2008 para sa kanya. Ang ina ng kambal na babae ay nawalan ng kayamanan at napilitang magpunta sa Women, Infants and Children's Office o WIC para kumuha ng food stamps, habang sakay ang 2003 Mercedes-Benz ng kanyang asawa. Noong isang taon lamang ay isa siyang producer ng isang local TV news show, pero mabilis na nagbagong ihip ng hangin. Nalaman niyang siya ay buntis at manganganak siya ng kambal. Nagdesisyon siyang maging stay-at-home mom. Nagpropose ang kanyang boyfriend at bumili sila ng magandang bahay. Wala pang isang buwan ay nabawasan ng mahigit kalahati ng halaga ang bago nilang bahay. Isa pang buwan na lumipas at nawala ng trabaho ang kanyang boyfriend. Makalipas ang 2 linggo ay nanganak si Diane, pero ang kambal na babae ay kalahati lang ng normal na bigat at nangailangan ng ekstrang pag-aalaga at sustansya. Wala nang choice si Diane kundi mag-apply para sa welfare. Ang Benz lang ang tanging kagamitan na nabayaran nila ng buo, ang nag-iisang bagay na natitira na nasa kanilang pagmamay-ari. At ito rin ang dahilan kung bakit hiyang-hiya siyang magpunta sa WIC. Natuto si Diane ng mahalagang leksyon sa buong pangyayari. Ang pagiging mayaman o mahirap ay isang kondisyon o pagkakataon at hindi basehan ng halaga ng bawat tao. Umasenso na rin ang kanyang pamilya pero nasa sa kanila pa rin ang Mercedes para hindi nila malimutan kung gaano kabilis na maaaring mawala ang lahat.